Sinabi ni Department of National Defense, DND, Officer in Charge Undersecretary Jose Faustino Jr., na gagawin niya ang lahat sa kanyang awtoridad upang matiyak na mapoprotektahan ang territorial integrity at soberanya ng bansa. Pangunahin ito sa 10-point agenda ni Faustino na naglalayong iayon ang mga patakaran ng departamento sa pangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isang mas malakas at mas mabuting Pilipinas sa pamamagitan ng pambansang pagkakaisa, pagbuo ng bansa, at pagbangon ng ekonomiya. Sinabi ni Faustino sa isang pahayag nitong Lunes na dapat palalakasin ng DND ang mga pagsisikap nitong protektahan ang teritoryo ng Pilipinas, alinsunod sa desisyon ng 2016 Permanent Court of Arbitration sa South China Sea na nagdesisyon pabor sa Maynila. Ang soberanya ay sagrado at hindi maaaring hindi sundin, at ni isang pulgadang parisukat ng kung ano ang atin ay ibibigay sa sinuman, dagdag niya. Sinabi rin ni Faustino na pag-iibayuhin nila ang pakikipagtulungan sa iba't ibang kaalyado at katuwang ng bansa sa local at international arena para makamit ito. Papataasin natin ang ating pakikipagtulungan sa mga kasosyo ng Estado at hindi Estado upang mapabuti ang kamalayan sa domain at seguridad sa dagat, gayon din ang pagpupursige sa internasyonal na arena upang isulong ang ating mga interes sa depensa at seguridad, dagdag niya. Sinabi rin ni Faustino na susuportahan ng DND ang buong ng gobyerno at buong bansa na mga diskarte upang matiyak ang panloob na katatagan. Aktibong susuportahan ng departamento ang NTFELCAC, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, dagdag niya. Sinabi ni Faustino na sa pamamagitan lamang ng pagwawakas sa 5 dekada na terorismo na hinimok ng komunista, ay makakamit ng bansa ang paglago at pag-unlad ng ekonomiya. Sa paghahangad ng adhikain para sa pambansang pagkakaisa at pagkakasundo, pananatilihin din ng DND ang suporta nito para sa pagbuo ng kapayapaan, lalo na sa Mindanao. Sa pagsasagawa ng mga tungkuling ito, itataguyod at susundin natin ang mga prinsipyo ng karapatang pantao, internasyonal na batas, at ang tuntunin ng batas, sabi ni Faustino. Ang DND officer in charge ay naglalagay din ng premium sa disaster resilience at climate change adaptation. Ating ituloy ang mga pagsisikap ng departamento sa pagpapalakas ng mga institusyon para sa disaster resilience sa pamamagitan ng pagsuporta sa paglikha ng isang Department of Disaster Resilience, DDR, dagdag niya. Ang DND ay dapat ding aktibong mag-ambag sa mga pagsisikap ng gobyerno sa cybersecurity, pagtataguyod ng mga hakbang at mga hakbangin, natutugan sa mga umuusbong at tumitinding banta sa cyber. Ibig sabihin, uunahin ang pagbuo ng cyber defense capabilities at infrastructures ng Armed Forces of the Philippines, AFP. Upang makamit ang sapat na kahandaan sa kakayahan, sinabi ni Faustino na magpapatuloy ang DND sa Revised AFP Modernization Program, RAFPMP. Hihilingin ng DND sa Kongreso ang sunset review ng RAFPMP, gaya ng iniaatas ng RA, Republic Act 10349, upang bigyang daan ang ating mga mambabatas, na mas pahalagahan ang programa, ipaalam sa kanila ang mga paraan ng pasulong, at makabuo ng suporta ng Kongreso para sa Horizon 3. Ang 3rd horizon ng RAFPMP ay dapat tumutok sa pagkamit ng programang Self-Reliant Defense Posture, SRDP, sa pamamagitan ng institusyonalisasyon ng produksyon sa loob ng bansa, paglipat ng teknolohiya, at iba pang mga makabagong kaayusan, sa iba't ibang proyekto sa pagkuha sa ilalim ng AFPMP. Ang pagkakaisa sa pagitan ng mga pangunahing serbisyo ng AFP ay dapat tiyakin sa lahat ng aspeto ng pagpapaunlad ng kakayahan. Dapat ituloy ng departamento ang pagsasakatuparan ng mga proyektong modernisasyon nito, lalo na sa kakayahan sa pagtatanggol ng materyal, na nakatuon sa pagtatanggol sa teritoryo at panlabas, at pagkamit ng SRDP, sabi ni Faustino. Upang umakma sa mga pagsisikap ng organisasyon na epektibong matugunan ang iba't ibang mga hamon sa depensa at seguridad, dapat ituloy ng DND ang mga internasyonal na pakikipag-ugnayan sa pagtatanggol at seguridad, na naaayon sa mga direktiba ng Pangulo, patakarang panlabas ng bansa, at iba't ibang mga instrumento sa patakaran, na nagsusulong sa interes ng bansa. Dapat ding itaguyod ng DND ang pagpapalakas ng Reserve Force bilang Force Multipliers sa pagtugon sa iba't ibang hamon sa seguridad. Bilang pagkilala sa kahalagahan ng kabataan sa pagbuo ng bansa, ang DND ay magbibigay din ng mga angkop na rekomendasyon para sa muling pagbuhay ng Reserve Officers Training Corps, ROTC, sa kurikulum ng paaralan. Sisiguraduhin ng DND na ang mahigpit na mga hakbang sa pananagutan ay gagawin upang maiwasan ang pag-ulit ng mga hindi magandang pangyayari na humantong sa pag-aalis ng ROTC program, maraming taon na ang nakalipas, sabi ni Faustino. Kabilang sa iba pang mga prioridad,
Napatakarang itinakda ng DND Chief ang pagtiyak sa kapakanan ng mga sundalo, veterano, at sibilyan, at pagtataguyod para sa iba't ibang napapanahon, at kinakailangang legal at pambatasan na adyenda, na makatutulong sa kapayapaan at seguridad para sa bansa. Ang mga pagsisikap na ito sa 10-point agenda, ay naglalayong bumuo ng isang nagkakaisang DND, na hindi lamang mabigat, ngunit madaling umunlad sa ilalim ng pinakamahirap na pangyayari, sabi ni Faustino. Ating tandaan, na ang panlunas sa sama-samang kahinaan at ang karamdaman ng kawalan ng pagkakaisa ay pagkakaisa, ang bukal ng walang hangganang posibilidad para sa bansa, sabi ni Faustino. Narito ang inyong mga comments sa ating mga video. Lahat po ng news/video ay makikita sa aking news/playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafree TV. Para sa mga gustong mag-order ng Firmax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Meraviles on Facebook. Cellphone number 09086553757.